Welcome back again to my channel. It's Ola Maria. So today we're going to do a Q&A questions and also a doing a makeup. So para maiba naman siya, 'di ba? So first step ko lang sasagot ng tanong. May mga tanong dito na pwede kong sagutin, may mga tanong na hindi ko naman kailangan sagutin, ano. So this was tagged by Miss Katie Licious. And kung hindi pa kayo subscribe sa kanya, mag-subscribe na kayo. At syempre, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ito nga pala yung kanyang channel. Hindi ko lang alam kung mababasa ninyo kasi itong aking camera medyo mahina. Mahina pagdating sa focus na malalapitan, di ba? So, pasensya na kayo kung nakakarinig kayo ng ingay galing yun sa aking fan. And also, naglalaba rin ako sa washing machine. So, kung may naririnig mo kayo na tumatagas na tubig, eh yun yung aking washer. So, yun lang. So, don't mind about it. So, simulan na natin ang pag-makeup and answering questions. Okay? So, guys, unang tanong. Do you believe in love at first sight? Yun ang tanong niya. So, kung ako ang tatanungin, love at first sight, hindi ako masyadong naniniwala sa ganun eh. Kasi, mas gusto ko muna yung kinikilatis ko yung tao. Kasi yung, kumbaga, syempre, first impression, makikita mo, yung, syempre, yung unang makikita, yung looks niya, di ba? Kung attracted ba siya, di ba? So, kung kasi yung iba dyan na naniniwala sa ganon, sa love at first sight. Pero ako, hindi. Mas gusto ko yung kinikilala ko muna yung tao. And also yung physical appearance. Dagdag factor din yun, di ba? So, yun. Okay, foundation pa lang to. Kabagal lang ng ano nyo, ate nyo. Okay, so ang ginamit kong foundation is e.l.f. Tapos yung makeup ng LA Colors. Yan. Kinombine ko na lang kasi ito medyo dark sa skin ko. So, yan. Ilagay ko lang siya dito. Ayaw kasi na masyadong ano, makapal yung pagkakalagay, diba? Ang gamit ko nga palang brush, yung Alta. Ito, Alta Angled Foundation Brush. Yan. Mura lang to na nabili ko sa Alta. $6. Diba? Meron na rin siyang 1 year sa akin. So, second question, guys. What is your favorite love quotes? For me, siguro yung narinig ko na kanta, yung love moves in mysterious ways. Yun yung tumatak ng konti sa utak ko. Wala masyadong alam na love quotes kasi hindi naman ako mahilig sa quotes.
So, yun. Siguro, love moves in mysterious ways. Kung halimbawa na nakilala nyo na yung nakakilala kayo ng tao na akala nyo eh hindi nyo mamahalin. Pero kung bibigyan nyo ng chance, matututunan nyo rin. So, yun yung tinatawag na love moves in mysterious ways. Diba? Hindi man siya ganun kagwapo or mapera. Basta napakitaan kayo ng kagandahang asal, tinatrato kayong tama, eh, yun masasabi mo na love talaga. Kasi aanhin mo naman yung lalaking pogi, madaming pera, kung ang trato naman sa'yo, parang basura, diba? So, mas mabuti na yung lalaking hindi ganong kagandang lalaki, hindi ganong kamapera, pero tinatrato kang parang prinsesa. Ayan. Okay, tapos na tayo mag-concealer. Okay, number 3. Should we look for love, wait for love, or forget about love till it happens? So, okay. May iba't ibang klaseng ano yan eh. Way yan eh, diba? Kasi ganito, syempre kung bata ka pa, like, let's say you're 15. You're 14, okay. 14, may mga crushes ka na. Okay lang yung magka-crush ka, pero yung mag-boyfriend, hindi pa tamang edad yon. Ngayon, kung nasa 18 to 20 ka na, may kung gusto mo na mag-boyfriend, yon, at least okay na yung edad na yon. Tapos, syempre, kung nasa edad, ano ka na, nasa 28 ka na, to 35, siguro, ang masasabi ko, you don't have to wait for love to come. Kailangan din, syempre, kailangan magsa-search ka rin ng love. You know what I mean? I mean, hindi mo naman kailangan na, uy, man ba, makakilala ka ng lalaki? Sabihin mo eh, uy, single ka ba? Kasi single ako. Hindi ganun. I mean, yun na yung time na kailangan mo na rin syempre, i-check din yung sarili mo kung ano bang wrong sa akin? Bakit hindi ako nagugustuhan ng mga boys? Or, kailangan eh, syempre kung may goal ka na age goal mo. Halimbawa, let's say, sinabi mo na, sana, when I turn 25, may asawa na ako. Pero it doesn't happen kasi wala ka man niligaw. Or, when you turn 30, dapat may boyfriend na ako or asawa. Pero it doesn't happen kasi wala pa rin naniligaw. So, kailangan, do your best na makakilala ng person na alam mong mamahalin ka. You know what I mean? Kung ano ka, kung ano yung itsura mo, yung physical appearance mo, kung ano yung attitude mo, yung ganon. So, try to search for love. Wala namang masama dun eh. Marami na ngayon gumagawa niyan. At saka, meron ka namang kaibigan na maaasahan pagdating sa ganyan. What I mean is, dating sites. Pero syempre, yung mga dating site na alam mo na ano talaga, kumbaga, talagang marami ng nag-prove na nakahanap sila dun sa dating site na yun. Diba? Kasi kung tutunga-nga ka lang din sa bahay, or sige ka lang trabaho ng trabaho, hindi ka makakahanap ng love. Kasi, kung busy tao ka, mahirap makahanap ng love pag busy ka. Pero kung bibigyan mo rin ng time, makakahanap ka, diba? So, yun yung, advice ko lang. Advice ko, tuma-advise si ate. Pero yun, for me yun. Ako nga eh, ito, it happens sa
Kasi ako medyo nasa late 30s na rin ako na. Hindi naman super late. Kumbaga medyo late lang. Medyo late na rin ako nag-boyfriend. Tapos yun. Marami din naman ako nakilala pero yan. Marami ako nakilala pero none of them na talagang hindi ganun katotoo. Hindi talaga totally naghahanap or you know. Pero thank God na nakilala ko yung mister ko. Yan. So I'm lucky na yun, kami yung pinagtagpo. Yan. Okay guys, so tapos na ako mag-concealer. Ngayon, gagamit naman ako ng Hard Candy Fast and Fabulous Translucent Loose Powder. Yan. So okay, number 4 question. Does age matter in love? When it refers to that question, for me, it doesn't really matter naman. Kung matanda si babae o si lalaki sa kanya, di ba? As long as nandun yung respeto, yung pagmamahal niya sa isa't isa ng partner mo, hindi yung kaso. Kasi aanihin mo yung kaidaran mo. Let's say, 25 ka. Yung asawa mo o yung boyfriend mo, 26. Minsan, doon pa nga nagka-conflict minsan eh. Kasi, halos hindi naglalayo yung edad nyo. Minsan, parang malabo, doon pa yung nagkakaroon kayo ng madalas na awayan, di ba? Pag masyadong malapit yung edad nyo sa isa't isa. Pero kasi kung medyo malayo-layo ng konti yung edad ninyo, halimbawa si babae yung medyo may edad kay lalaki, kung ang lalaki naman eh medyo mature ang utak, mas okay yun. Pero kung si lalaki hindi naman mature ang utak, eh hindi tama yun. Alam mo yun? Kasi easy-go-lucky pa yung mga ganong tao eh. Pero kung si babae, immature din, tapos si lalaki mature na yung utak, hindi rin maganda yun, di ba? So, mas maganda rin talaga na medyo, for me ha, kasi sa akin, yung kami ng mister ko, 6 years yung age gap namin, which is okay rin naman, kasi mas more mature siya kumpara sa akin. And, kumbaga kung kailangan ko ng advice, mas nakakakuha ako ng magandang advice galing sa kanya mismo. So, kung may problema ako, siya rin yung tutulong. Kumbaga, tutulong sa problema ko na ma-solve. Ganon. At saka, yun, for me, ganon. Yung age, wala naman sa age yun eh. Sa maturity yan. Kung gaano ka mature yung partner mo. Ganon. Kasi kung minsan hindi rin naman ano yun, hindi na kasi yun yung edad. So, okay, yung ginamit ko nga pala na ano, concealer, ay, contour is yung Wet n Wild Mega Glow. Yan. Yan ang main lagi kong ginagamit. Wala namang bago. Okay, number 5. How do you not get jaded by love? Wow. Dalim naman noon. Ano yung jaded by love? Okay. Hindi ko dito sa jaded ha. Parang ano ba yun? Getting bored or something? Or mapagod? Yun ba yun? How? Siguro mas mabuti talaga yung kikilalanin mo yung partner mo. And then,
And then, syempre, kailangan mag-date kayo. May mapag-usapan kayo. Yung bang sa maraming bags, hindi naman sa maraming bagay, kasi boring naman kung pare-parehas na lang na bagay, kayo nagkakatugma. You know what I mean? So, yun nga yung nagkakaroon ng excitement eh, kung may mga bagay na hindi kayo parehas. Yun. Yun yung nagbibigay ng ligaya. I mean, yan. So, okay, gagamitin ko muna na eyeshadow is matte eyeshadow deep through. Yan. Para siyang chocolate. Chocolate, dark chocolate. So, yeah, ano lang, focus lang kayong dalawa. Pagkikilanlan, continue lang yung pagkakakilala yung dalawa para hindi kayo ma-board sa isa't isa. You know what I mean? Kasi kung, yan, kung wala naman kayong ginagawa, manood kayo ng sine, mag-date kayo sa labas, magkwentuhan kayo, pag-usapan niyo ang buhay-buhay, pag-usapan niyo kung ano yung future na gusto niyo ma-attain in the near future, kung kayo pa, you know what I mean? Kumbaga, take the chances na ipaalam niyo sa isa't isa yung nararamdaman niyo. Habang kayo pa. Kasi pag hindi na kayo, wala na. Diba? Wala nang chance. Mapapasabi ka na lang sa sarili mo na, ay, bakit hindi ko ba nasabi yun? Bakit hindi ko ba nabanggit din sa kanya? You know what I mean? So, okay. Number 6, describe what love is to you. So, okay, I'm using the CYO Metallic Eyeshadow Lovey Dovey. Yung tatak. Ito siya. Maganda siya, guys. Maganda siya. Maganda siya sa mga mapuputi. Yeah. So, ano nga question? Okay, describe what love is to you. Love is sacrifice. Love is, yeah, sacrifice. What I mean is sacrifice is in time and effort mo sa minamahal mo. Like not forgetting his birthday, your anniversary, you work hard for your family, for the future, yun. Like what the OFW does, diba? Love yun, na pinili nilang dumayo sa pamilya nila para lang makapagtrabaho para sa pamilya nila at para din mabago yung future niya, yung future ng family niya. Yun yung love. Pero kung yung halimbawa sa yung ibang OFW na pinili lang lumayo para mambabae o lokohin yung mga asawa nila o yung mga girlfriend nila, eh hindi love yun. Iba na yun. Kamanyakan na yun. Sorry sa term. Pero diba, I mean, hindi mo pwedeng sabihin sa tao na, tao lang ako, nagkakamali. Hindi pwede yun. Kasi, ano ba yung naging purpose mo bago ka umalis, diba? Bago mo chinus na magtrabaho sa ibang lugar. Yung purpose mo is to give a good life to your family. For yourself. Diba?
for the person na umaasa na na mamahalin mo, na kayo na may future kayo, ganon. Pero kung binaliwala mo, wala na. Dahil nang babae ka na, dahil sumama ka na sa iba, ikaw na babae, may pamilyadong tao ka, or ikaw na lalaki, pamilyadong tao ka, sumama ka sa iba, parang mali yun. Mali, mali yung mali. Okay, pasasadahan lang natin itong ano. So, and then, number 7. Have you ever been in love? Oh naman, now I'm in love with my husband. Yes, syempre, dahil, hindi man prinsesang ano, di ba? Pero mahal ko yung asawa ko. Mahal ko siya kasi siya yung sinagot ng ni Lord para sa akin. And he works really hard. I really do appreciate him a lot kasi nga he works so hard for the family. Tsaka talaga inuunay niya yung needs namin bago yung mga gusto niya. Yun. Alright. So, nasa na ba ako? Magmamascara na tayo. What's the difference between being in love with someone or having a crush? Syempre, yung crush, ano lang yun eh, parang pangmatalian lang na nararamdaman. Ano ba yun? Ibang 2 times time lang yan. Yung parang pag dumaan si crush, oh my gosh, ang gwapo niya. Nakakakilig, nakakatuwa, ganon. Pero kung yung love, kaya mong mag-sacrifice sa maraming bagay. Kaya mong isacrifice pati yung mga needs mo para sa minamahal mo. Kumbaga, kasi si crush nandyan lang yan. Kumbaga, hindi mo pa kayang isacrifice yung mga bagay-bagay na meron ka o yung pansarili mo. Pero kapag mahal mo na yung tao, lahat na yan, yung sarili mo, yung oras mo, yung effort mo, yan, talagang masasabi mong love mo na siya, you know. So, okay. Number 9 na tayo. Parang ang bagal ko mag-makeup. So, okay. Number 9. Tayo sa... Okay, ito na yung gamit ko. So, ito. Dito tayo sa dulo. Ano ba yung tanong? Number 9. What is your love language? What do you mean love language? May ganun ba? Para nakakalito naman yun. So,
So, yung love language, kasi ang sabi nila, mas okay daw yung love language na kung pinapakita mo sa gawa. Kasi kung puro salita, wala yun. Madali lang yun, kalimutan. Kuminsan nga yung asawa ko nagtatampo sa akin Mas ano pa daw ako sa salita, kulang sa gawa. Yan. Minsan, syempre, guilty rin ang lola nyo. Pero, yun. Pero, I will do my very best. Na, dapat talaga, more on sa gawa than sa salita. Diba? So, nakalimutan ko lang i-contour yung nose ko. Kailangan pa bang i-contour yan? Okay. Last but not the least, Do looks matter in love? Well, magli-lipstick na muna tayo, okay? Do looks matter in love? Not really, kasi yung looks nawawala naman yan I mean, nag-fade yan habang tumatagal. Well, depende na lang kung talagang gwapong-gwapo yung partner mo, Or napakaganda ng partner mo, ayan. Parang kahit na anong mangyari, hindi mababawasan yung ganda or kapugian. Pero, sa totoo lang, ang looks, lumilipas yan. So, parang damit yan na sa una napakaganda kasi bagong-bago pa. So, pag lumaon, syempre kakalaba mo, kumukupas. So, parang ganun din yung ganda ng isang tao. Kung napakaganda niya nung bata-bata siya, pag tumanda, kumukupas din. At syaka, mas maganda yung ugali. Kung sa ugali ba, yun ang maganda. Kung ang ugali yun ang maganda, yun ang medyo matagal kumupas. Or, hindi kumukupas. Kasi nga, ang ugali maganda. Diba? So, okay guys, ito na yung ating finished product sa ating makeup tutorial while answering the Q&A questions. Sana may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko or sa mga kino-comment ko about dito sa question na to. And yun. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli at salamat kay Miss Katelicious sa pagtag sa akin. So, dun sa aking mga friends dito sa base sa YouTube, tinatag ko na kayong lahat. Hindi ko na iisa-isahin kung sino pa kayo. Basta lahat ng nakasubscribe si channel ko, yan, tinatag ko kayo sa question na to. Okay? So, sana may natutunan kayo sa akin and sana gumawa din kayo ng Q&A question na ganito. At the same time, doing your makeup. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao!